Oh, mga pre, andito na naman tayo para makapag-share ng ating tungkol sa architectural utilities sa electrical. Yung video ko kagabi, pasundan ko kaagad. Ang topic natin doon is single-phase, two-wire, line-to-ground power source. Tapos na tayo sa main na single-pole MCB. Yun yung naunang video ko. Tapos yung kagabi lang, yung two-pole MCB na main. Ngayon naman, pasundan natin ng triple MCB na main. Iwawiring natin yung buong panel board kasama ang mga branches. Yan. Ngayon, dito tayo. Gaya ng sabi ko, ang main natin, triple na MCB main. Tapos, branches. Yung main, pwedeng ganitong triple o kaya combination ng two pole tapos single pole, basta mabuo lang yung tatlo, yan oh, yan. O kaya ay ganito, yan, pwede siyang ganyan na main. O kung gagamitin mo kunwari is three pole, iwawiring mo siya ng dalawang beses para sa tatlong busbar. O kaya i-wiring natin base sa tatlong busbar. Yan. Pero ang gamitin natin, ito. Tapos, ito, na branch. Yan. Kunyari, ito yung mga branches natin. Yan. Gamit natin. Main. Yan, yan yung main natin. Branch. Unang branch. Yan. Pangalawa at pangatlong branch. Yan. Pang-apat tapos pang-lima na branch. Yan. Dahil ng dati, mamaya natin gagamitan ng triple busbar. I-wiring muna natin ng ayon sa triple dahil tatlo yung main natin. Ang power source natin, line to ground power source, two wires siya. Kaya ganito yan. Ito yung main natin. Pasok ko. Yan. Ganun sa dati, yung neutral, hindi dinadaan sa breaker. Nasa batas yun. Nasa book. Na ang neutral hindi dinadaan sa breaker. Good. Good. Tapos yung hot, yung kulay red, dadaan sa breaker. Yun. Tapos jumper. Jumper natin sa una tapos sa pangalawa. Yan. Yan. Tapos pangalawa, tapos pangatlo. Ibig sabihin niyan, supplyan niya yung una, pumasok yung wire, supplyan niya yung pangalawa, tapos jumper ulit para supplyan yung pangatlo na manggagaling sa pangalawang breaker. Yung wire ng pangalawang breaker. Yan.
Hindi naipit, di pumasok. Ayan. Ayan. Ayan, dapat magpit. Ayan. Oh. Gaya ng nasa bukbain ko, ito yun. Hmm. Tatlong breaker. 1, 2, 3. Yan o. Sibulang breaker. Oh. Yan. Jumper. Jumper. Para supplyan yung pangalawa. Tapos pangatlo. Yan. Tapos ibig sabihin yan, may tatlong wire. Na kung saan, isusupply niya yung 1, 2, 3. Ganyan. Tingnan nyo. 1, 2, 3. Ah, di ba? Oh, ganun din dyan. Dito yan. Yan. Yun. One, two, three. One, two, three. One. Ito. Balik. Bumulong yun. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Oh. Ha? Pangalawa. Oh. 1, 2, 2. 1, 2. Oh, di ba? 2. Yan. Tapos. Oh. 1, 2. Okay. Ito yung 1. 1, 2. Oh. Ito yung 1. Ito yung 2. Kaya ito, dito. Yan. Yan. Oh, yung pangatlo. Ito. 1, 2, 3. Oh, diba? 1, 2, 3. Oh, dito yung 3. Diyan na yung wiring. Ha? Okay na. Yan. Tester natin. Yan na rin. Yan.
Dapat dito hindi pa mapalo kasi naka-off. Naka-off to. Oh. Oh, diba? Hindi rin dapat papalo dito. Oh. Yan. Dito dapat papalo. Yun, umalo. Oh. Pagdating naman sa to, to, di rin. Eh? To. Tignan nyo yung wire. Yan o. Oh. Yan. Dapat papalo siya. Oh. Tapos dun sa to ulit. Yan. Oh. Sa 3, 3 to 3 din. Yan. Oh. Wala lang 3 dito kasi 1, 2, 3. Blanco. Oh, yan. Ngayon, pag sinwitch natin, yan. Supply niya yun. Kaya lang naka-off to. Yun din natin. Yan. Dapat, 1 and 2 papalo. Yun. Sa 3, hindi. Naka-off o. Oh. Naka-off to. Oh. 1, 2, pumapalo. 1, 2, yan, papalo dyan. Sa 3, hindi. Kasi naka-off. Oh. Diba? Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oh. Dapat pumapalo dito. Yan. Oh. Pag i-on natin to, papalo na lahat. Hmm. Oh, ayos. Doon sa taas, taas, hindi papalo kasi naka-off. Maliban kung inon mo na. Kung sino yung inon mo, sila yung papapalo. Yun. Oh. Oh, diba? Oh. Sa taas, taas tayo, i-off ko to. Yan. I-on ko, sinong papalo? Diba? Oh. Ito lang. Tapos yung mga 1. Yun. Dito hindi. Hmm. So 1 lang. Tapos 1. Oh. Ganon. Dito, pag naka-off, hindi papalo. Naka-off kasi. Yan. 2. 2. 2. Hindi pumalo. I-on ko, papalo sa 1 and 2. Yan. 1. 2. Sa 3, hindi. 1, 2. Sa 3, hindi. 1, 2. O, oh, diba? I-on natin. Lahat pumapalo na. 1, 2, 3. Dahil sa jumper. 1, 2, 3. 1, 2. Kahit din dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Diba? O, oh, doon din. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. O, oh, diba? O. Oh. Ngayon naman, wiring na natin yung mga branches. Diba? O. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na branches. 1, 2, 3, 4, yan, 5. Oh. Wire natin siya.
Oh. Yan na yung hot wire ng limang branch. Ah, di ba? Ngayon dahil kailangan niya ng pares return para gumana, lagyan paresa natin siya ng neutral. Yan. Oh, di ba? Oh. Kaya lang splice tayo pala. Kailangan natin i-splice. Kasi kulang yung butas nung neutral busbar natin. Yan. Oh, diba? Oh, gaya ng dati, rubber band natin para makita nyo kung ano yung power brands. Yan. Kailangan ilayo ko to kasi hindi pwedeng magdikit yan. Short circuit. Oh, yan. Lahat ng itim, oh, yung pares nilang kwan, neutral ng bawat brands, ay didikit natin dun sa pag-i-splice sa neutral. Kung tutusin ito, dapat sa neutral busbar na, kung maraming butas yan, eh ngayon dahil walang kwan, dalawa lang, i-splice natin siya sa wire na galing doon sa neutral busbar. Yan o, oh. Diba? Ito yun. Hmm. Dapat walang naglulus. Kaya dapat pare-parehas ang kwan. Yan. Iipitan natin ng alligator clip. Metal ito. Kaya good conductor of electricity.
para magkaroon ng continuity. Yan. Oh, di ba? Yan. Pwedeng, ano eh, baka biglang magdikit, mag nasagi, mag short circuit, mag trip yung breaker. Yan. Oh. 1, 2, 3, 4, 5 na branch. Ngayon, sa grounding tayo. Oh, ground bus bar. Siyempre, kulay green yung wire dahil ground. Grounding wire. Yeah. Ito yung pupunta sa grounding rod o kaya ay yung metal pipes ng water supply. Yeah. Oh. Yung ground tapos neutral, kung tutusin, dapat nakabanding yan. Paano binabanding? Kung plastic ito, ganito yung gagawin mo. Yung ground wire, connect mo sa ground bus bar. Yan. Plastic ito ha. Connect mo sa ground bus bar. Tapos, splice mo dun sa pinag-splicean ng neutral. Oh, yan o. Ganyan. Ganyan siya. O kaya ay dun. Ganyan. Connect mo siya dun. Yan. Yan. Kagaya nito. Parehas lang dito eh. Yan. Yung wire na yan, oh. Oh. Line to ground power source. Two wire din siya. Yan. Oh. Pero ang yung wina-wiring natin ngayon, ito yun. Ito, tapos na natin yan. Yan. Oh, hindi ako naglagay dito. Nag-assume ako siguro dito na kunwari metal yung panel case. Pag metal yung panel case, ang gagawin dyan, alisin mo to, palabasin mo yung metal, kaskasin mo, alisin mo yung pintura, palabasin mo yung metal bago mo dikit to. Ganon din doon. Kahit wala na to. Pag tinester mo yan, kunwari ito yung kamay ng tester. Pag tinester mo yan, pag ginawa mo yung sinasabi ko, kunyari kinaskasan mo din yan, inalisan mo ng pintura, tapos pinalabas yung metal bago mo dinikit yan, parehas dito. Pag dinikit mo tong dalawang kamay ng tester, papalo yan. Ganyan. Pag kinaskas mo yung pintura nito, tapos dinikit mo dito sa body ng panel case, papalo yung tester din. Kahit ganyan, papalo yung tester. Yan. Ngayon, ito may pare sana na ground wire yan na parang katulad dito, di ba? Kuha ka ng pag-i-splicean, parang ganyan, no? Okay. Kaya lang, hindi ko naging pinarisan ng kwan. Sinamahan ng ground wire para hindi kwan yung baka pag nilagyan ko pa kasi ng wire yan na green, baka halos di na mabasa. Hindi nyo na masundan. Pero paliwanag ko kung paano. Katulad rin lang nito. Yan o. Ganyan siya o. Yan o. Oh. Yan. Oh. Tapos kunwari, ito din. Diyan. Oh, yan. Splice sila diyan, oh. Yan. Oh, parang ganyan, oh. Tali ko ng plastic ko. Rubber band. Plastic ko na naman ang nabanggit ko eh. Yan kasi ang tawag namin sa rubber band. Sa Tagalog, goma.
sa amin, lastiko kasi. Kaya nababanggit ko lastiko. Yan o, parang ganyan din o. Yan, ganyan siya. Yan. O. O, i-wiring pa ba natin? O, di ba? O, di ba kahit di na. Kasi parehas lang dyan. Kung ano yung ginawa mo dyan na ipinaris doon sa red, yung black, parehas din dito. Para sa grounding. O. Kaya hindi ko na lalagyan. Para hindi magkabuhul-buhul dyan. Para maintindihan. Layo ko to. Yeah. Oh. Ngayon, testo rin na natin. Para alam natin kung okay na siya. Pwede nang isaksak dun sa kwan. Ito na lang. Close natin yung main. Yan. Dapat pag hinawakan ko yung branch, papalo. Kita natin kung may naglulos. Pag pumalo yan, walang naglulos. Bakit hindi pumapalo? Naka-on naman na lahat. Ganun ulit, naglulos. Yun, pumalo na. Yun. Yun. Diba? Oo. Bawat branch, pumapalo kasi kinlose natin yung main. Yan. Para makatawid. O, diba? Alisin ko. Yan. Pwede na siyang saksak sa live. Layo natin. Kagabi, nakuryente ako eh. Bigla kong nahawakan yung basbar. Yung lipin ng basbar, nasagi ko. Yan. Bago natin isaksak, kailangan hanapin natin yung hat. Hat. Oo. Yung mahaba ang hat, yung maiksi sa yung neutral. Kagabi baliktad eh. Pero okay lang yun. Anong problema doon? Kasi doon naman sa breaker, doon sa kwan nito, yung CO na kinasaksakan nito, tama yung wiring. Yung hot wire niya sa breaker, tapos yung neutral, nag-splice sa neutral. Diba? Hanapin natin yung hat. Ito yung hat. Yung red. Yan o. Yung linya ng breaker. Yung nakalinya sa breaker. Yan. Kanyang dapat. Live na yan ngayon. Yan o. Live na. Huh? Baka masagi ko ulit. Oh. Kakagulat na kuryente eh. Diba? Oh. Ngayon, pag nakikita natin kung tama yung wiring natin. Yan. Pag umilaw to, magpapunksyon yung mga branches natin. Diba? Tama yung funksyon ng branches natin. Yun. Di ba? O. Ganun din dito. O. Ha? O. Di ba? Oh, di ba? Oh. 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 Kaya. Oh, di ba? Oh. Oh, ayos. Ngayon, alisin ko na. Palitan natin ng triple bus bar. Ito. Tandaan nyo, pag walang available na triple bus bar, pwede siyang i-wiring. Parehas lang. Importante na intindihan mo yung
diagram para maintindihan mo rin ito. O, alisin ko na. Triple busbar ang gamitin natin dahil triple yung main natin. Hindi pwedeng single pole kasi triple yan. Diba sabi ko useless yan. Yan, pag single pole ang ginamit mo, walang silbi ng pinag-jumper doon. Yan, hindi pwede, kaya hindi pwede to. Sa triple tayo na busbar. Sa tuple, ganun din. Useless yung pangatlo. Useless yung pinag-jumper mo sa pangatlo. Kaya hindi rin pwede ito. Itong single pole na to, pag isang single pole na MCB ang main mo. Pag two pole naman, two pole ang main mo na MCB. Ngayon, dahil triple tayo dito, yung main natin, kaya ang gagamitin natin triple busbar. Yan, dikit na natin. Silipin ko. May mga kulang sa luwang. Kaya, luwan. Yan. Di pare-parehas yung distansya. Rest natin. Yun. No. Pwede nang higpitan. Tester natin. Off muna natin. Diba nag-tester tayo kanina nung winiring ito? Kung ano yung tinester natin kanina, gagawin natin dito. Kung ano yung nangyari doon, ganun din ang mangyayari dyan. Pag tinester natin. Yan. One. Papalo rin sa papalo rin sa 1, 2, 3, 1. Dito hindi. Naka-off. Hindi makatawid doon sa jumper. Naka-off eh. Kaya 1 sa 1. Lampas 2. 1. Sa 2. Sa 2 din. Yan. Lampas 2. Yun. Sa 3. Ganun din. Lampas 2. 3. Diba? Ngayon, switch natin. Sabay na lahat. Yan. Doon tayo sa taas. Yan. Nag-jumper na. Lahat yan, ngayon, papalo na. Gaya ng nung winiring natin to. Lahat papalo. Yan. 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 Pag pinatay ko yung isa, 1 and 2 lang. 1, 2. Kasi nakaswitch yung 1 and 2. Pagdating sa 3, hindi. Pag nasa taas ito. Yan. Diba? 1, 2, 3.
1, 2, dito papalo. Kasi nakatayod sa jumper. Sa 3, hindi. Sa 1 and 2, papalo. Yan. Pag pinatay ko yung pangalawa, sa 1 lang lahat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, oh, yan. Oh, pag naka-off to, you know, hindi papalo kahit naka-switch pa yung main. Hindi tinawid ng switch nung breaker. Yan. Pero pag sinwitch on mo na lahat yan, tapos naka-switch din yung tatlong main, lahat papalo yan. You know? Yan. Yan. Oh, kikita nyo siguro dito. Pag pinatay ko yung pangalawa, ang papalo dyan, 1 and 3 lang. 1, 2, oh, di ba mo? 3 papalo. 1, sa 2 hindi. Oh, di ba? Access ko na. Ngayon, close natin ulit dun sa main para masigurado natin ang continuity. Continuity para alam natin kung may naglulos. Che-check natin yung continuity. Close natin yung main. Yun, masuk na. Yan. Dapat papalo yung branch. Pag pumalo, walang problema. Yun. 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 Dito din. Yun. Oh. Kaya walang problema. Pwede na nating isaksak. Yan. Bago natin ulit isaksak, dapat alam natin kung saan yung hat. Kanina nung sinaksak natin, nung nag-wiring, na-wiring natin ito, ang hat yung nasa taas. Kaya yung red, itama natin sa taas. Yan. Ganyan. Oh. Yan. Live na yan ngayon ulit. Ito yung nasagi ko kagabi. Oh. Live kasi yan. Ganon. Itong neutral hindi. Wala. Neutral kasi. Oh. Hindi ka dyan makakurente kahit hawakan mo yan. Pero ito, kurente ka dyan. Oh. Live. Live mga yan. Basta pag umiilaw itong tester, live yan. Yan. Yan o. Oh. Kaya hindi ko pwedeng masagi yan. Lalo na pagsabay. Oh. Pero pag nagdugtong yan, kunyari may appliances, tapos naka-wire dyan, kahit awakan mo yan, hindi ka makukurit. Importante naka-chinelas ka. Yan. O, di ba? Pag umilaw to, okay yung mga brands natin. O, gagana siya. Pag, basta umilaw to, gagana yung mga branches natin. Yan. Pag di umilaw, mali yung wiring. Ganun lang ibig sabihin niya. Oh. Ayos, okay. Oh, di ba ang ganda ng ating tungkol sa architectural utilities? Pag alam nyo to, kahit gaano pa kalaki yung building, yung buong wiring niya, siguradong alam mo. Lahat ng sinasabi ko, lahat ng sinishare ko sa YouTube, pag alam nyo yan, naintindihan nyo, kahit gaano pa kalaki yung buong wiring ng building, alam na alam nyo. Hindi rin kayo magkakamali sa estimate dahil alam nyo kung paano sukatin sa 3D. O, tignan nyo yung mga 3D ko, yung mga video na ginawa ko yung utilities na na-upload sa YouTube. Ganon yun. Doon ka magsusukat mismo sa CAD.
LI mo lang yung length, kuha ka agad. O kung alam mo yung bilang ng wire doon sa loob ng PVC pipe, yung conduit pipe, o alam mo kung paano mo i-multiply ang mga yun. O ganun lang kasimple. O ayos.